So ayan at kaka-online ko lang. Mangulekta muna tayo ng mga ayuda mula sa ating guild. Hala anak ng Tokwa yan, si Dogs na lang ang player na natitira sa kanilang guild. Ay grabe naman ito, ako na lang ang player sa aming guild. Grabe ba? Grabe ba? Hindi akalain nila Dogs na yung account na lang nila ang active sa guild nila. Sino ba ang may gawa ng pagkawala nila? Hindi ko kasalanan yan! Naku po! Ay naku po, ano ba yung nangyari Dogs? Hindi na natin napapansin ay tayo na lang pala ang kaisa't isang masipag na player na natitira dito sa guild natin. Atin ngang suriin mami kung gaano na silang katagal na nawawala. Hindi natin agad napansin ang kanilang isa-isang mga pagkawala. Nakakaalarma naman ang ganitong pangyayari, dapat mapanuri tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Ayan, so may mga nawawala na ng 17 to 30 days na nang mahigit. Grabe naman yan, medyo matagal-tagal na pala. Ano kaya ang dahilan ng kanilang mga misteryosong pagkawala? So ayan, nakalog out sila, busy sila sa work. Ay ganon. Yes? Opo, mami, dahil sa trabaho ay hindi na sila nakaka-online. Nakakalungkot naman ang ganitong pangyayari, ang dami na palang nawala at sana nasa maayos na kalagayan lang sila at muling bumalik. Ano ba yan, ang lungkot-lungkot ko naman ngayon, may iyak na ako. At isa sa pinakamasakit pa dito ay sa mahigit isang buwan na napaglalaro namin ay hayop yan, hindi pa kami nakakapaglaro ng guild raid. Kahit sana bago mawala ang mga guild members namin ay nakapag-guild raid man lang sana kami kahit isang beses lang. So anong masasabi mo Dog sa mga pangyayaring tulad nito? Ating inilampaso ang mga intro boys, tayo ang pinakamasipag dito sa guild, tayo ang pinakamatsyaga at loyal dito sa Summoner's War Chronicles, hindi man tayo araw-araw nakakapaglaro at quests ay nandito pa din tayo at loyal. At dahil dyan ay sinumulan ni Dogs isulat ang salitang delegate para iwan na sa mga namayapang member ng guild ang pagiging guild leader at para makalayas na sila Dogs sa guild at makahanap ng muli ng bagong guild or pamilyang magmamahal sa kanilang mag-ina. So ayan na nga, at nakakalungkot man ang ganitong pangyayari ay wala tayong ibang paraan kundi humanap ulit ng bagong pamilyang magmamahal sa atin. So ayan na nga, mag-chat-chat muna tayo, tignan natin if isali tayo sa mga guild nila. So ayan, at may nagchat agad kay mommy, tinanong kung ano ang level niya at sinagot niya naman ito ng maayos, pero ngunit subalit naghintay pa ulit si mommy ng ilang mga sandali pero reply wala itong natanggap na pang-iimbita mula sa nagchat kay mommy. So dahil dyan ay nang dahil dito ay ayan, sasali na lang kami dito ng kahit sa ang guild at ayon, at may instant join pala dito. So ayan na nga, at tuwang-tuwa na naman ang mag-ina at sa wakas may bago at sariwang guild na naman sila. Grabe yung mga rewards talaga na nasayang nila sa araw-araw, lalo na at hindi pa sila nakakarones ng guild raid. Grabe, nakakaawa talaga yung mag-ina, imagine mahigit sa isang buwan nasa guild ka ng mga patay. At ayan, puro active naman yung mga kasama ni Dog sa bago nilang guild at 6 days pa lang yung may pinakamatagal na pananahimik at isang guild member pa lang ito, so mukhang magiging maganda ang magiging buhay dito ng mag-ina. 2 days, 4 days, 6 days, 5 days, okay yan kesa naman sa 30 days sa amin. At ayan, nagulat si Dogs bakit ganito at madami yung mga tumatakbo ng sabay-sabay, so napaisip si Dogs baka may event, so dahil dyan at tinignan ni Dogs kung oras ba ito ng field event, so tinignan niya ito pero ngunit subalit laking gulat niya na hindi naman oras ng field event, so sinundan niya ang mga ito at ayon na nga, at laking gulat ni Dogs nung pagpindot niya sa mining ay may auto mining na pala. Ha? Dati naman po kasi ay wala namang auto mining, grabe pinahirapan pa kami nung umpisa at medyo hayahay na pala ang buhay ngayon. Nakakatuwa, kahit madami ng intro boys ang nawala ay madami pa din ang natitirang matitibay na tulad namin na matsyagang naglalaro pa din ngayon. At ayan, sa halos isang buwang paglalaro ganyan lang ang aming lakas dahil sa maraming dahilan, pero tataas din yan sa mga susunod na kabanata. At dahil sa mababa pa ang aming power points ay kaya tuloy pagdating sa mga dungeons na tulad ng ganito, na kung saan ay ipinapakita ang bilang ng kasipagan ay palagi kaming nakakarones ng diskriminasyon, parang tulad lang nito. Ayan, at iniwan tayo. Ito grabe na ko po, mga nasa 300,000s ang power. Mission 1, start! Oh my God!
So ayun na nga grabe at may mga choosy pa pala kahit sa ganito, parang dati naman wala namang nangkikik dito, parang simula nung nagka 300 to 500 powers na sila eh madami ng mayayabang na nangkikik. Pero ngunit subalit kahit ganun pa man ay hindi pa din mawawala syempre ang mga mababait at mga mauunawaing mga tao, so katulad na lang yan. So hindi ko pa din maintindihan minsan bakit may nangkikik pa talaga dito, hindi naman masyado ganoong kahirap dito sa Rapture. Hay nako, ewan ko ba talaga. So mababa pa yung power points namin dahil hindi pa kami nag-a-upgrade, siguro sa mga susunod na video gawa natin ang video yan. So far okay pa naman ang aming karanasan kahit medyo madami na nang natabas nga mga players or nawala na yung mga intro boys. Still madami pa din naman kaming nakakasabayan or madami pa din naman kaming nakikitang mga players kung saan saan, so this game is fine, hindi pa siya masyadong dying. Siguro may mga ilang tao lang talaga na sumusubok lang sa isang laro at pag hindi nila trip or pag hindi kaya masyado na kanilang device or naglalag sila ay agad umaalis at hindi na sila nagsisayang pa ng panahon para maglaro. Susubok lang ng ilang araw tapos magki-quit na. Hay naku, ganun din naman ang gawain natin dog sa ibang MMORPG, so ayos lang yan, kaya wag ka na din magtaka dyan dog. So ayun na nga. So ayan, madaming salamat po sa panunood, see you po again sa ating susunod na video, madaming salamat po sa suporta ninyo, salamat po talaga, mawaahaha. Surrounding the door has been lifted. Range.